Kabanata 56. Nagdilim ang mukha ni Lillian Yates nang makita si Harvey York na papasok ng bahay. Ikaw na basura ka, bakit ang tagal mong mamili? Palagay mo ba, magkakaroon ka ng anak? Hindi mo ba alam na si Senior Zimmer ay nagpadala ng tauhan para dalhin si Mandy at ikaw doon? Habang nakikinig sa mga insulto at tinitingnan ang nandilim na mukha ni Lillian, alam ni Harvey na ang kooperasyon sa pagitan ng pamilya Zimmer at ng York Enterprise ay nasira na. Baka pinapahiya na naman ng pamilya Zimmer si Mandy. Kung hindi man, hindi mukhang kakila-kilabot si Lillian. Nag-alala si Mandy sa sandaling ito, agad siyang umupo sa porsyon ni Harvey nang makita niyang nakauwi na siya. Wala na nga siyang oras para uminom pa ng milk tea. Hindi masyadong nagsalita si Harvey at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Hindi nagtagal, dumating na sina Harvey, Mandy, at Lillian sa Villa Zimmer. Sa sandaling ito, tinawag na ni Senior Zimmer ang mga may karapatang magsalita sa pamilya Zimmer. Ang mukha ng lahat ay puno ng galit at sama ng loob. Noong hapon pa lang ay sinabi na ni Zach Zimmer sa kanila ang tungkol sa pekeng kontratang iniuwi ni Mandy kamakailan. Ang basurang asawa niya ay tumulong na pikiin ito. Dapat nang itaboy sa pagkakataong ito ang pamilya ni Mandy, doon pa lamang huhupa ang kanilang galit. Hindi nagtagal, naglakad si Mandy papasok sa loob ng lobby ng Villa Zimmer. Kakaiba ang kanilang mukha nang tingnan nila ang magandang mukha nito. Nandilim ang kanilang mukha nang makita nila si Harvey na naglalakad sa likuran ni Mandy. Kasalanan lahat ng walang kwentang son-in-law na ito. Kung hindi man, paanong nagkaganito ang pamilya Zimmer? Isang malaking krimen ang pamemeki ng mga kontrata at maaari nitong maapektuhan ang reputasyon ng negosyo sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Senior Zimmer. Si Zach na nakaupo sa tabi ni Senior Zimmer ay tumayo nang hindi hinihintay na magsalita si Mandy. Inisihan niya si Mandy at sinabi, "Mandy, napakawalang hiya mo. Nag-uwi ka ng pekeng kontrata para linlangin si Senior Zimmer. Isa pa, ikaw ang dahilan kung bakit tinaboy ako na parang baboy sa York Enterprise ngayon, isa kang kahihiyan sa pamilya Zimmer. Kailangan mong magpaliwanag ngayon, kung hindi, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito." Nagtapang-tapangan si Zach, talagang napaka-miserable niya ngayon, nais lang naman niyang magpapansin, ngunit bukod sa wala siyang nakuhang anumang benepisyo, napahiya din siya ng walang kadahilanan. Sandaling natulala si Mandy. Hindi niya inakalang maaaring peke ang kontrata ng York Enterprise, medyo natarante siya sa sandaling ito. Sinabi niya, "Paano ito nangyari? Inabot sa akin ni Miss Xavier ang kontrata, paano ito magiging peke? Kung gayon dapat mong ipaliwanag kung bakit ako pinalayas ngayon, huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang ang kinikilala ng York Enterprise." Paulit-ulit nang umisi si Zach. Ito, saglit na hindi nakaimik si Mandy. Naiirita na siya nang ninakaw sa kanya ang ambag niya. Ngayon, siya ay maling inaakusahan ni Zach. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng sama ng loob. Paulit-ulit nang umingisi si Zach na parang onggoy, ayaw niyang pagbigyang magsalita si Mandy. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Nasira ang reputasyon ng pamilya Zimmer dahil sa pekeng kontrata, baka hindi na tayo makakapagnegosyo sa hinaharap. Kung ako sa'yo, kusa mo nang ibibigay ang advertising company at umalis kasama ang walang kwenta mong asawa." Hindi tiningnan ni Mandy si Zach, sa halip, kinagat niya ang kanyang labi at tumingin kay Senior Zimmer. At sinabi niya, "Lolo, kilala mo ako, hindi ko kayang gawin ang ganoong mga bagay." Tuldok 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 panipi, tumawa na si Zach bago pa makapagsalita si Senior Zimmer. "Hay nako, Mandy, nagmamakaawa ka na ba ngayon? Sinasabi ko sa'yo, naging galanti kami nang hindi ka na namin pinagbayad sa mga pinsala mo sa pamilya Zimmer pagkatapos ng malaking pangyayari. Wala kang utang na loob." Habang sinasabi ang tungkol dito, tumingin si Zach kay Senior Zimmer at sinabi, "Lolo, tingin ko ay dapat na silang itakwil mula sa pamilya Zimmer. Kung hindi, ang reputasyon ng mga negosyo ng pamilya Zimmer ay masisira. Sinong gustong makipagnegosyo sa atin sa hinaharap? Hindi dapat nating hayaang masira ang buong pamilya Zimmer nang dahil sa kanya." Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon sa pahayag na ito. Lahat sila ay makikinabang kung makuha nila ang investment mula sa York Enterprise, ngunit dahil dito, maraming tao ang galit at walang mapagbuntungan ng kanilang galit. Tinitigan ni Senior Zimmer si Mandy. Sinabi niya pagkatapos ng ilang sandali, "Sige, gawin na natin yan, simula ngayon, tatanggalin ang pamilya mo sa pamilya Zimmer, at hindi ka na miyembro ng pamilya Zimmer."
Lolo, nagreklamo si Mandy, nais niyang magpaliwanag, ngunit hindi alam kung papaano ito gagawin. Tuluyan nang napatigil si Lillian, halos mapaluhod siya sa sahig, malungkot niyang sinabi, "Tanda, kahit may nagawang mali si Mandy, hindi mo pwedeng itakwil ang pamilya namin, kadugo mo pa rin kami." Kabanata 57. Malamig na tiningnan ni Senior Zimmer si Mandy at hindi na nagpaliwanag pa. Si Mandy Zimmer ay ipinanganak na babae at walang nakuhang pagmamahal. Ngayon, gumawa siya ng ganito kalaking bulo. Ang pagtakwil sa kanila ay isang malaking pabor para sa iba pang pamilya Zimmer, lalong-lalo na sa pamilya ni Zach. Nang mukhang kaawa-awa at litong-lito si Mandy at Lillian Yates, si Harvey York na nanunood sa gilid kalaunan, ay mabagal na tumayo at nakangiting nagsalita. "Senior Zimmer, sa palagay ko ay hindi ka naging makatuwiran, o patas sa mga sandaling ito, alam mo ba tanda, na ang pabigla-bigla, o padalos-dalos na mga desisyon ay minsan yun, ang madalas makasira ng reputasyon at higit sa lahat, yung pakikinggan mo lamang ay ang nagsasabi lang ng kasinungalingan sa loob ng tenga mo tanda." Sabay sulyap ni Harvey kay Zach, umismid ang mukha ni Senior Zimmer dahil sa tuwirang pahayag ni Harvey. Nanggigil si Senior Zimmer at nagsalita, "Ano? Ako, hindi patas. Tangina ka, sino ka ba para pagsalitaan ako ng hindi patas, isa kang walang kwentang manugang hinayupak ka." At tumawa ng malakas si Senior Zimmer, maraming tao ang hindi mapihil ang makitawa din sa mga oras na ito. Ang meeting room ay sandaling napuno ng tensyon, talagang nakakatawa si Harvey. Anong okasyon ito? Meron ba siyang live-in son-in-law na may karapatang magsalita? At sabihin hindi patas ang matandang panot na ito. Tingin niya ba rito ay isang soap opera? Si Lillian ay galit na sumulyap kay Harvey. Si Senior Zimmer ay may isang salita, hindi siya umaatres sa kung anuman ang kanyang napagpasyahan. Ang lakas ng loob ng walang kwentang live-in son-in-law na ito na bigyan siya ng leksyon. Tandang padamdam. Sa sandaling ito ang lahat ay nakatingin kay Harvey na parang nakatingin sa isang baliw. "Anong sabi mo nga uli?" Nakasimangot si Senior Zimmer. Nakatitig siya kay Harvey na hindi masaya. Malamig na sinabi ni Harvey ang bawat salitang binitiwan niya sa sandaling iyon. "Ang insidente tungkol sa kontrata ay hindi masinsinang inimbestigahan, sinabi mong peke ang kontrata at inilagay lahat ang sisi sa aking asawa. Sinusubukan mo pang bawiin ang kumpanyang nasa ilalim ng pangalan niya at tinataboy kami paalis ng pamilya Zimmer, bakit hindi mo seryosohin ang bagay na ito?" Umisi si Senior Zimmer at tumitig kay Harvey. "Ganun ba, ibig mo bang sabihin animal ka na nabigo akong makita ang totoo at maling inakusahan si Mandy, at ngayon, ikaw na live-in son-in-law? Ay binibigyan ako ng leksyon." Tumango agad si Harvey na nagpanginig sa matandang si Senior Zimmer sa galit. Sa oras na ito si Zach na nasa gilid ay hindi na nakapagpigil, hinampas niya ang mesa at nagmura. "Bilat inana ka, abnormal ka bang supot ka? Sino ka sa inaakala mo? Nag-uusap kami rito kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita at sabihan pa kami kung ano ang gagawin puking ina ka." Inangat ni Harvey ang ulo niya at malamig na tiningnan si Zach ang kupo. "Humihiling lang ako kay Senior Zimmer na tingnan ng mabuti ang bagay na ito, bago siya magsalita ng patapos. Nakokonsensya ka ba? Hindi kaya ikaw ang gumulo nito, at ngayon, pinapasa mo ang sisi sa iba?" "Bilat ina mo ka," nagmura agad si Zach. Gusto niyang suntukin sa mukha si Harvey. Ngunit, medyo natakot siya bigla nang maisip kung paano siya inabuso noong nakaraang insidente kay Don. Takot siya sa sandaling ito. Hindi siya naglakas loob na umabanti, tinitigan lang niya si Harvey na may mapanglaw na ekspresyon. Malamig pa rin nakatingin si Harvey kay Zach at sinabi, "Kung hindi ikaw yon, bakit parang masyadong masama ang loob mo?" Nanggigil si Zach sa hindi mapigil ang galit, sabi niya, "Harvey, sinisiraan mo ako. Sa maniwala ka o hindi, hahanap ako ng papatay sa'yo." Kabanata 58. Umiti si Harvey York, "Zach, huwag mong isiping walang nakakaalam kung ano ang ginawa mo. Anong alam mo? Ano ang alam ng isang tagalinis na tulad mo?" Sigaw ni Zach Zimmer. "Lolo, sinusubukan ng lalaking itong buluhin ako, bilasan niyo at utusan niyo ang mga security na paalisin siya." Samantala, sinabi rin ng malamig ni Senior Zimmer, "Harvey, bibigyan kita ng pagkakataon dahil ikaw ay para na ring miyembro ng pamilya Zimmer. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Zach, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging barumbado ako,
Hindi man tumingin si Senior Zimmer kay Harvey nang sinabi niya ito, naniniwala talaga siyang ang investment ay binawi dahil sa contract fraud. Hindi na siya nag-isip pa ng iba pang mga posibilidad. Ang mga miyembro ng pamilya Zimmer ay nagagalak habang nakikita nila ang matandang nagsasalita ng ganito. Lunguhad ka, live-in son-in-law. Lunguhad ka na. Baka matulungan ka pa naming humingi ng awa, Zach, hayaan mo siyang lumuhod. Kung hindi siya luluhod ngayon, hindi siya makakalabas ng bahay na ito. Oo, basura lang siya, sinabihan niya pa tayo kung ano ang gagawin, anong tingin niya sa sarili niya. Isang detective. Sa parehong oras, si Lillian Yates na nasa gilid ay nagsalita na tila balisa. Harvey, bilasin mo at humingi ka ng tawad kay Senior Zimmer. Gumagawa ka lang ng mas malaking gulo, hindi na dapat kita dinala dito. Tuldok-tuldok, si Mandy Zimmer ay medyo balisa din, sinabi niya, Harvey, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tuldok-tuldok-tuldok, labis na desperado si Mandy sa sandaling ito, akala niya sa una, ay umaasenso na ng kaunti ang kanyang asawa, subalit hindi pa rin sapat ang mga pag-asenso niya, hindi ba niya nakikitang galit si Senior Zimmer? Inakusahan pa niya si Zach ngayong kritikal ang sitwasyon ng walang anumang katibayan, akala ba niya cool siya sa mga ginawa niya? Lalo pang nanlamig ang mga mata ni Lillian, wala kang silbi Harvey, totoong nagmaneho siya ng Panamera. So? Driver lang siya, wala pa rin siyang kwentang basura. Ang sitwasyon ay hindi pumapabor sa pamilya ni Mandy, now, pinapalala pa ito ni Harvey at lalo pang nagkakagulo. Alam ni Lillian na hindi siya makakakilos sa sandaling ito. Kung magagawa man niya, gusto niyang sampalihan si Harvey sa mukha ng matauhan nito sa mga kalokohan pinagsasabi nito sa matandang panot na si Senior Zimmer, gayunpaman nanatiling kalmado si Harvey, habang kinukutsa siya ng iba, sa sandaling ito, na para siyang walang pakialam sa inaasal ng ibang tao, wala rin siyang balak lumuhod, sa halip, malamig niyang tiningnan si Senior Zimmer. Kabanata 59, napangisi si Senior Zimmer at sinabi, tawagin na ang security guard. Kailangang lumuhad siya ngayon, kahit tumanggi pa siya, kailangan pa rin niyang lumuhad. May isang taong naglabas ng kanyang phone, at mabilis na tinawagan ang mga security guard ng pamilya Zimmer na nakatayo sa may pinto. Ang mga security guard ay handang umaksyon sa utos ng matandang Senior Zimmer. Bakit ka nagmamadali, hindi mo man ako binigyan ng kahit konting oras para makapagsalita? Ganun ka ba talaga katakot sa akin, ngumiti si Harvey York. Sa sumunod na sandali ay kinuha niya ang phone ni Mandy Zimmer at nagbukas ng apps at may isang bagay siyang hinanap. Pagkatapos nito, ay nag-play siya ng video sa malaking TV sa bulwagan. Balita ngayon, may bagong update ukol sa incident sa York Enterprise na naging viral sa internet ngayong hapon. Isang insider ang nagsabing ang lalaking nasa video ay pinalayas sa York Enterprise dahil sa sexual harassment sa empleyado ng kumpanya sa reception room nito. Hindi nagbigay ng pahayag ang kumpanya para kliruhin ang isyong ito para sa proteksyon ng kanilang mga empleyado. Subalit, may karapatan silang mag-report sa mga otoridad. Panuorin niyo po ang video. Di nagtagal nagbago ang imahe sa screen, at nagpe-play ang security footage ng reception room ng York Enterprise. Sa screen, ay si Zach Zimmer, ay binabastos ang maliit na babaeng nasa front desk na may kawawang tingin, at di nagtagal ay pinigilan siya ni Avon Xavier. Pagkatapos, ay nagpalit ang video sa footage kung saan kinakaladkad si Zach ng dalawang security guard palabas ng gate ng kumpanya. Sa puntong ito, biglang tumigil ang video, ang buong screen ay naging itim, pero ang lahat na naroon ay napatigil. Bagaman medyo malabo ang kuha, ang lahat ay galing sa pamilya Zimmer. Kaya pamilyar sila sa isa't isa, kung kaya, kahit hindi malinaw ang video, nakikilala na nila kung sino ang taong iyon. Ang taong may malaswang ugali sa York Enterprise ay walang iba, kundi si Zach na nagtatapang-tapangan ngayon lang. Ito, anong nangyayari? Kahit na si Senior Zimmer na may edad na, malinaw niya paring nakikita kung ano ang nangyayari. Labis din siyang naguguluhan sa sandaling ito, hindi siya sinagot ni Harvey. Umiti na lang siya at tumingin kay Zach, sa sandaling ito, nanginginig si Zach at namumutla ang kanyang mukha. Akala niyang makakatakas siya nung una niyang makita ang video, gayunpaman, nang nagpatuloy siya sa panunood, siguradong siya ang tao sa video. Sa sandaling ito, si Zach ay halos masiraan na ng bait, hindi man lang niya alam na nag-viral na siya sa internet, hindi na niya kinaya iyon,
Kung tumawag ng mga pulis ang York Enterprise, siguradong masisira ang kanyang buhay, pwede siyang kasuhan ng pangmomolestya. Tapos, hindi na siya makakapunta kahit saan. Umiti si Harvey at sinabi, trending na ang bidyong ito sa internet ngayong hapon, naisip kong parang pamilyar ang taong ito, at hindi ko na masyadong pinag-isipan ito, pero narinig kong tinapos na ng York Enterprise ang collaboration nila sa atin ang Zimmer family. May teorya ako, ewan ko kung gusto niyong pakinggan ito. Nandilim ang mukha ni Sr. Zimmer at malamig na sinabi, sige, sabihin mo. Sr. Zimmer, dapat mong pakiramdaman ang iba. Kung ang isang third class o fourth class na pamilya ay pumunta para humingi ng kooperasyon sa atin pero minalis siya ang isa sa mga babaeng empleyado ng pamilya Zimmer, makikipagtulungan ka pa rin ba sa kanila? Nakangiting sinabi ni Harvey, bagaman si Sr. Zimmer ay masama ang loob, malamig pa rin niyang sinabi, hindi. Hindi ba, nalutas na ang bagay na ito? Nagkibit-balikat si Harvey, nakipag-ayos na ang asawa ko sa wakas para sa kontrata. Pero may kung sino mang aagaw ng naging ambag niya, at pumunta pa sa kumpanya para molestihin ang isa sa mga empleyado, baka ang babaeng empleyadong iyon ay girlfriend pala ng CEO. Medyo nakonsensya si Harvey habang sinasabi ito, tumingin siya kay Mandy at nakita siyang malalim na nag-iisip. Nagpatuloy siya, so, paano ba talaga nasira ang kontratang ito? Hindi pa ba malinaw ang sagot? Nagbago ang ekspresyon ni Zach, masama niyang tiningnan si Harvey. Napangisi siya at sinabi, Harvey, mabuti pa't pag-isipan mo ang kabayaran sa mga pinagsasabi mo. Basta ka lang na magpapakita ng video at sabihin ako iyon, at sinabi mo pang nasira ang collaboration natin sa York Enterprise dahil sa akin. Dapat mong maintindihan ang kahihinatnan ng paninirang puri mo sa akin, sa sandaling ito, labis na nakakatakot ang hitsura ni Zach. Samantala, taimtim na sinabi ni Sr. Zimmer, tama na Zach, hindi lang ito maliit na bagay. Harvey, saan mo nakuha ang video na ito? Nakahanap ka ba ng gumawa nito, dahil gusto mong tulungan ang asawa mo? Sa sandaling ito, kahit meron ng ebidensya, hindi pa rin naniniwala si Sr. Zimmer na nakansela ang investment dahil ang kanyang mabuting apo ay nang molestiya ng babae sa front desk. Nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya Zimmer sa isa't isa, pagkalipas ng ilang sandali, may nagsalita, tama yan, napakalabo ng kuha, kahit medyo kamukha nito si Zach. Pwedeng hindi siya iyan. Kabanata 6 na po. Oo, si Zach ay bata at mayaman, madali lang para sa kanyang kumuha ng babaeng gusto niya, hindi niya kailangang gumawa ng ganoong bagay. Harvey, ginawa mo ba ang bidyong ito para tulungang mawala sa asawa mo ang responsibilidad? Kung yan nga ang nangyari, minamaliit namin ang kakayahan mo. Itong mga miyembro ng pamilya Zimmer ay walang tiwala kay Harvey, kung kaya, nang makita nilang pumanig si Sr. Zimmer kay Zach Zimmer, ay pumanig di sila doon, sabi niyo eh. Napangisi si Harvey Yor, tapos ay tumingin siya kay Mandy Zimmer na medyo nalilito sa sandaling ito, at sinabi, Honey, meron ka bang number ni Miss Xavier? Ha, oo, binigyan niya ako ng business card niya, walang kamalay-malay na sinabi ni Mandy. Madali lang ito, tatawagan ko si Miss Xavier sa harap ng lahat at tatanungin kung bakit hindi sila makikipag-cooperate sa atin. Doon na natin malalaman ang totoo. Pahiwatig ni Harvey, okay. Nanginginig ang mga mata ni Mandy, hindi niya ito naisip kanina, sa sandaling ito, lalong namutla ang mukha ni Zach, sigaw niya, Mandy. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya Zimmer ngayon. Gusto mo pa rin bang pahiyain ang sarili mo? Kung kaya mong tanggapin ang ganitong mga insulto, kami ang pamilya Zimmer ay hindi kaya. Tumitig si Mandy kay Harvey, ngumiti si Harvey at sinabi, kung habang buhay kang paparusahan sa kasalanan hindi mo naman ginawa, pipigilan mo ba ang tawag na ito? Harvey, ang kapal ng mukha mong manghimasok sa usapin ng pamilya Zimmer. Papatayin kita, sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Zach ang kanyang sarili. Sumugod siya at sumipa sa Derek's yung kinatatayuan ni Harvey. Crack! Kablag! Agad nag-counter-attack at agad sinipa ni Harvey si Zach sa tuhod nito sa sumunod na sandali. Ang mayamang lalaking ito na magaling lang sa pagsusugal at pag-inom ay napasigaw na lang sa sandaling ito, malakas siyang humagulgul. Harvey, ang lakas ng loob mo! King ina ka, sumusobra ka na! Ang mga tao sa paligid ay nagsasalita laban kay Harvey, pero natakot sila sa sipa niya, maski ang mga security guard ay medyo takot na lumapit sa kanya,
Naisip nilang may alam pala ito sa kung fu o kaya ay taekwondo.